Kamotor Paul, andito na naman po tayo uli. Happy New Year po. Ito, may ano tayo ngayon, may project. Bali, ano po ito? Yung alternator po ng photon. Yung unang labas ng photon po, ito. Nasira na yung alternator niya, kaya i-re-repair po natin ngayon. Ayan po, yung mga bago lang po sa channel, paki-subscribe na lang po, like, share, and comment po para updated po tayo sa mga gagawin po dito. Ito na po, titingnan na natin. Ayan, kamotor fold. Ito, tinitingnan niya. Bali, mga bumigay na yung mga carbon niya. May gist po tayo na gumagawa. Carbon brush lang. Carbon brush lang, ayan. Kitang-kita po ito. Ayan po, gagawin niya na po. Tatanggalin para mapalitan po natin ang carbon brush. Okay, may print. Tanggalin mo na. Ayan po, bago tanggalin po yan, kailangan padaanan ng panghinang para matunaw po yung tingga niya, yung nakakapit doon sa connector. Ayan, may connector po kasi yan. Ito po, ito yung, yan, yung pinaka-connector po na yan. Pag hindi po yan inano ng pangsulda, hindi matutunaw, hindi mahirap po tanggalin, kaya kailangan anuhin po rin po, iinitin para kumalas po yung pagka-connect niya dyan sa wire. Yan. Yan ang pangbagong taon po natin na trabaho ngayon. Repair ng alternator. Yan, yung slip ring po. Yan, maganda pa naman. Yan, nakikita po yung rotor niya po. Yung nilalapatan ng carbon brush. Ayan, medyo mo, ano, okay pa yan, no? Okay. Wala pa siyang hukay. Hindi, okay, konti pa lang. Pupwede pa. Kaya, mapalitan lang po natin ang carbon brush. Gagana na po ulit yan. Bali, kompleto po tayo dito ng mga gumagawa ng tubo ng truck. May liha ka ba dyan? Ayan po, applyan ng liha, 1,000 para hindi magaspang puntama ng liha. Ah, ito na. Yan po ang naging trouble po dyan, yung carbon brush, maiksi na po, kaya hindi na po siya ganong lumalapat doon sa commutator, sa slip ring niya. Ayan po, linilihan niya na yung ano, rotor niya, parang kuminis po. Kasi in case po na hindi liniha yan ang pinong liha, nag-i-spark po yan. Nagkakaroon ng pag-spark dahil angat yung carbon. Yan, ganyan lang pong pamamaraan. Paikutin tapos ididikit lang po yung lihang pino. Yan. Para kikinis po siya. Yan, ganyan po yung ginagawa ng ating elektrisyan. Yan po, nakalas na dito siya. Dito na yung pinaka-holder. Yan. Yan, ganyan lang po pamamaraan ng pagkalas ng carbon. Kailangan tunawin yung dating ano. Ayan po. Ito na po, kamotor po. Yan, kalas na po siya. Natanggal na natin. Ayan, ngayon po, bibilhan muna natin to para mapagana natin itong alternator. Ayan po, kamotor po. Nakabili na po tayo ng spare parts. Yung carbon brush. To nandito na po. Nakabili na tayong bago. Ito yung papalitan natin. May iksi na talaga. Ayan. Ito yung bagong bili natin. Layo ng agwat po. Maiksi na talaga. Kaya hindi na po siya halos lumapat dun sa rotor. Ayan. Babaguhan na po natin. Gagana na ito mamaya. Ayan. Kamotor fold. Kinakabit na po. Kinakabit na ng ating electrician. Ayan. Technician po. Itong ating imported na technician kagagawa ng alternator. All around po ito pati wiring sa truck.
Ya, kok itu tinggal kan? Taruh pas ujiannya. Yan, hawakan natin para swabi. Yan na po. Kukunik na siya sa alternator. Yun lang, natanggal. Gilan mo nga, no? Yung screw. Pati mo na screw. Ilan mo yung screw, yung isa? Ito na yun. Ganyan mo lang, oh. Ganyan mo lang. Piliin mo lang. Yan. Kapasok na yan. Sama-sama tayo sa kaunlaran. Piliin mo lang. Kapasok mo yan. Yan sa ilalim ka. Yan na. Sure na yan. Saan na yun, eh? Pinakang saan na lang, ano? Tawag dito sa RPM. Ah, yung ano na yan, nandiyan yung RPM. Oo, ito. Ayan po, panibagong kaalaman ka motorfall. Dito pala nakakunik yung RPM ng puton sa alternator po. Dagdag kaalaman. Sa ibang truck, hindi ganito. Iba pala itong puton, nasa alternator ng RPM. Ay, yung ano na yan, dito sa connection din dyan. Sa IC. Sa IC din yung RPM. Hindi yan gagaling ang ano yan. Pag sira pala yan, hindi gagaling ang RPM. Pag nawala ang carbon yan. Pag wala ng carbon. Galing, yes. Ha? Yan, ka-motor fall. Pag malipis ng carbon, wala ng RPM. Kaya malalaman mo pag hindi na wala karga, na. Hindi rin napalo ang ano. RPM. Ayun. Pag sira ng alternator nyo, yan. Wala ng RPM. Kaya madali pong ma-detect na ang trouble ng alternator. Mawawala ang RPM. Sana hindi sa RPM. Yan po. Malapit na matapos. Ayan na po. Ang motor pole na ano, natakpan na po. Malapit na ikabit ito dun sa ano. Tapos na siya. Ayan, magandang accomplishment na naman po ito ng ating electrician. Hindi na tayo po gumastos bumili ng ano, ng alternator. Kita ng taga Diaz. Repair lang. Na-repair lang po ng ating electrician. Ayan, tapos na po tayo ka motor pole. Ito na. Ayan, tapos na. Ayan. Ikutin mo natin to. Ikutin mo nga. Ayan. Yan. Okay na, ka-motor pole. Tapos na tayo. Ayan, ka-motor pole, kinakabit na po. Ayan na, oh, kinakabit na. Ng ating mahihain na electrician. Ayan. Maya-maya lang po, makikita na natin ito pag-andar. Ang kakarga siya. Ayan. Ayan po, ka-motor pole, nakabit na po. Ayan na siya. Hindi mamaya po, titistingin na lang. Yan. Kabit na po. Bilis na nangyari. Bilis na po na ikabit.
Ang pangalan niyan, Mr. Electrician. Pangalan niyan? Battery relay. Ayan, battery. Ito palang battery relay. Malaki pala ito, chip. Ayan. Dapat pala yung ano. Ayan po, ka-motor pool. Nagawa na natin alternator ito. Makikita niyo pong RPM, oh. Gumagana na siya. Ayan. Ayan pala yung trouble ng ano, alternator. Pag sira na alternator, dinakarga. Hindi rin gumagana po yung ano, RPM. Ito ngayon po, nagawa na. Nagawa na ng ating elektrisya na magaling. Ayan. Oo. Ayan po. Kaya lang, ayaw niya magpakita. Ayaw sumikat. Ayan po, nagawa na natin ito. Ganito lang po pala. Ang trouble ng sa connection sa RPM po pala yung alternator. Ayan, ka-motor pool. Ganda na mga accomplishment natin. Tapos na po ito.